Grabe, sobrang na-miss ko nga itong kitchen namin dahil medyo matagal nga rin tayong hindi nakapagluto dahil nga panay tayo gala. Sayang nga din itong ibang lettuce ko sa ref dahil itong mga nasa ziplock nga ay nag-brown na yung ibang part. Kaya naisip ko nga na hindi ko na rin muna ito isasama sa mga naluto ko ngayon, parang sira na rin kasi. Pero yun na sa mismong packaging nga nitong mga lettuce ay fresh na fresh pa. Dapat pala hindi ko nilagay sa ziplock yung iba, hindi kasi ito nahanginan. Pinili ko nga yung magaganda pang part at hinugasan ko na rin agad ito. At syempre, hiwain na rin natin. O diba, feeling healthy living lang po tayo pero sadyang nag-crave lang din talaga ako sa gulay. Naglaga rin pala ako ng dalawang itlog at habang binabalatan ko nga ito, may naririnig ako sa likod. Pangit! Hindi ka pangit! Huwag ko sinasabi mo, minasabi ko sa'yo pangit ka. Hindi lang, mataba ka lang. Yun lang, hindi ka pangitan. Mataba lang. Hindi mataba ka lang talaga, siyempre buntis ka. Halos pa hindi man, meron bang buntis na mapayatan. Pili ko parang ayoko na sabihin sa salamin, nakagawa ko sa pag ng mukha ko eh. Hindi han. Maganda ka ha, lang siya sabi pangit han. O diba, hindi ko alam kung matatawa ba ako, kikiligin at mapapasana all na lang. Siguro kapag buntis ay may mga time talaga na gano'n na hindi ka nga magagandahan sa sarili mo. Ako nga na hindi buntis ay may mga time nga rin na feeling ko ang pangit-pangit ko. Tapos bigla ko marirealize ay kulang lang talaga ako sa ligo. Charot. Madalas nga kapag nagluluto ko na lettuce dati ay sinasamahan ko to ng toyo at inisistir fry ko. Pero ngayon para maiba naman ay nilagyan ko nga ito ng boiled egg, salt and pepper at ito nga magre-ready rin tayo ng mayonnaise. Naglagay rin ako ng konting sugar pati na rin water. Hinalo-halo ko nga lang ito pagkatapos ay nilagay ko na nga dito sa ating salad. Para magiging egg sandwich nga ito pero imbis na sandwich ay lettuce nga yung kakainin natin. Sobrang excited na nga rin akong tikman ito dahil kanina pa talaga ako nagkikrave sa gulay. At in fairness, hindi naman ako nabiko dahil masarap nga ito. Tamang-tama lang din talaga yung paglalagay ko ng konting asukal dun sa mayonnaise. It's tasty. Yeah. It's crunchy too. Ano, he like it? You like it? Akala ko pupunta siya doon sa basurahan para iluwa. Yung pala para umupo. You like it? You want more? Yes, daw. Can we have some... Want more? Okay. The egg. Oh, you don't like the egg. Wow, healthy living. Ito. Lumapit na. Kumuha pa siya ng sarili niyang fork. Ito. Okay na, Chay. Tama na ang pagpapanggap na healthy living tayo. Inaya din pala ako ng mga friends ko na mag-badminton. Na-miss daw nila kasi ako. Charot lang, wala silang sinabing gano'n. Nag-assume lang talaga ako. Napapadalas nga ang alis-alis namin ngayon dahil puro nga kami work para kahit papano nga ay makapag-enjoy rin naman. Dito pala kami maglalaro sa Genesis sa may Saddle Town at nagbayad nga kami ng $12 each. At nanghiram na nga rin kami dito ng mga raketa pati na rin shuttlecock at mag-iiwan ka nga lang na ID mo. Thank you so much din kay Joy May na sinundo nga ako sa bahay. Hindi naman siguro halatang excited kami at may pagtakbo pa nga. At pagkarating nga namin dito, wala nang patumpik-tumpik pa. Nagpalit nga lang sila ng damit at nag-start na nga rin agad kami maglaro. Ay, ewan ko ba, pero hindi talaga ako magaling sa kahit anong mga sports. Hindi rin talaga ako nasali sa mga extracurricular activities dati. At kulang na kulang din ako sa workout, kaya ang ending ito nga, saglit pa lang kami naglaro ay napa-water break na rin agad ako. Dala ko rin pala yan tubig dahil alam ko nga na mapapagod ako dito. Eh, sayang din naman yung bayad kung dito pa nga ako bibili ng water. Sobrang napapagod nga agad ako kapag naka-hoodie ako dahil mainit, kaya ito nga nagpalit na ako ng t-shirt. Sobra na kasi talaga ako pinagpapawisan kanina. Buti na lang ay nagdala ako ng ekstrang damit. Hindi na rin ako pumunta sa changing room pa, dito na nga lang din ako nagpalit. Ang layo pa kasi ng changing room ay naka-crop top din naman ako sa loob. Nag-ipit na rin pala ako ng hair dahil medyo mahirap nga na naglalaro nung nakasabog yung hair. Maya-maya nga lang ay nagdatingan na rin yung iba naming mga friends kaya mas madami na nga kaming maglalaro. 5 PM nga yung usapan naming lahat pero halos 6 PM na nga rin kami nakarating dito. Pero okay lang yun, up to 10 PM din naman to open. Yung iba kasi sa amin ay may work pa kaya inabot na rin kami ng ganitong oras. O diba, feel na feel yung pagbabadminton. Sabi ko nga, dapat tatalon kada tira. Feeling mo naman talaga yung player. Eh, Diyos ko, kung alam nyo lang, bihira-bihira nga ako maglaro nitong badminton. Eh, tapos napakagaling pa nga nito ni Micah. Nakalaro ko, parang siya'y nakatayo lang. Ako nga, ipaikot-ikot na dito sa court. At finally, dumating na nga rin si Christine. Kanina ko pa nga siya iniintay dahil gusto ko talaga magpaipit. Ang tagal ko na nga rin hindi nakakapag-braid ng ganito. At saktong-sakto rin nga ito dahil natama
ba naman yung buhok sa mukha ko kapag naglalaro ako? Eh nahihiya nga daw siya tumapat sa camera kaya nga inaasar ko siya ay mas lalo kong tinatapat. Pero ayan nga, tinakpan ko na yung mukha niya. Oh, shoutout sa'yo, Christine ha, tinakpan ko yung mukha mo. Isa rin talaga sa dahilan kung bakit ako sumama ay gusto ko rin talaga mag-basketball. Hindi po ako magaling dito, talagang gusto ko lang talaga maglaro. O diba, feel namin yung paglalaro eh parang napakadami na nga foul nito. Abay, nagbubungguan na nga pati nagsisikuhan. Hindi na nga rin kami makapaglaro na maayos dahil puro tawanan na nga lang din yung naganap. Hindi ko na rin alam kung basketball ba to o agawan ng bola. O diba, sabi ko naman po sa inyo, hindi ako magaling mag-basketball. Unang try nga, hindi naman nag-shoot. Medyo mas nakakapagod nga lang din pala itong basketball dahil talaga naman may kasamang pagtakbo. Kaya nagkaayaan nga din po na kami na maghanap dito na makakainan. Yun nga lang, hindi ko rin nagustuhan yung mga food na nandito, pati na rin yung mga nasa vending machine. Kaya tiniis ko na nga lang din yung gutom ko at maya-maya nga lang ay uuwi na rin naman kami. Halos 9:30 PM na rin at talaga naman sulit na sulit na namin yung $12 kaya napagdesisyonan na namin na umuwi na rin. Ibabalik ko na rin nga itong mga raketa pati na yung shuttlecock. Abay, nandun din kasi yung ID ko, kailangan ko makuha. Ngayon na lang ulit ako nakapagpapawis ng ganito at sobrang sarap nga sa feeling. Yun nga lang, panigurado, kinabukasan na yung sakit ng katawan namin. Paglabas nga namin sa Genesis, abay nagulat kami ay umulan pala. Medyo malamig nga rin ngayon paglabas namin pero hindi nga rin namin masyado ramdam ay panaylaro kasi kami kanina. Ilang naman po ang mga ganap natin for today's vlog. Thank you so much po for watching!